Yung mga chong, isang mabilis lang para sa PBA updates. Dahil sa banat na to ni Calvin Abueva na tumama kay Coach Gallen, si The Beast ay pinagmulta ng 100k ni Kume. May mga nagkomento ng ang mahal? At kinukumpara sa isang balaka lang ni Coach Pido. Pero meron ding mga nakukulangan dahil nga suspension ang kanilang inaasahan. Pero ang maganda lang nito, bati-bati na at forget na nila ang nakaraan. Ang issue naman ng Abueva kontra Tautua ay nasettle na. Si Calvin ay nanghingi na nagsorry sa PBA at sa mag-asawang Tautua. Kung si Coach Chito naman ang tatanungin, hindi ang mga ganap na yan ni Calvin ang priority niya dahil mas mabigat ang kanilang problema, ang serbesa. Pero ngayong Game 3, mataas pa rin ang kumpiyansa ni Mark Barocan ng Magnolia. Malakapeng barako pa rin ang atake niya. Si CJ Perez ang katapatan na ready pa rin sa takbuhan at angatan. Pero mas nakalyamado ang kamanukan. Effective ang game plan, ang mangulit at masipag sa depensahan. Hanggang ikalawang kanto, manok ang agresibo at nakapagpasampo ng abante dito. Lakas mambulabog na aagaw sabay atulin na takbo tapos iscore lalo na tong si Gio. Pero ang SMB ay may suporta mula kay Don Trolliano at nakapagpatama na rin si Mang Benny sa kanyang paborito hanggang maibaba na nila ang hinahabol sa tatlo. Yung mga chong, gawing mas exciting ang panonood ng PBA at NBA sa pamamagitan ng 1xBet, ang number one online betting and gaming na basic mo lang lalaruin. I-click mo lang ang link sa comment section at gamitin ang registration promo code na BESTVLOG and get up to 6,000 pesos first deposit bonus. Pwede mong gamitin ang available different payment methods gaya ng GCash, GCash Direct at PayMaya. Laro na! But remember to gamble responsibly. Matumal ang 5 points ng pambansang Bay ng Kamanukan. Maging ang katapatang si Boatwright, ang scoring ay di katulisan. Ito'y nakaka 10 points pa lamang. Sa local si CJ Perez ay naka 10 points na rin. Nag-iisang mainit sa unang lima, habang 10 puntos din sa atapang ng Mags na si Mark Barocca. Ang ikatlong kanto ay minanduhan pa rin ng Mags para nilang pinagyelo si Boatwright. Pero kahit si Bay sa puntusan ay hirap ding gumanap, sadyang ang locals ng Mags ang nagsisipag. Kung gaano kahirap ang kailangang itira ni CJ Perez, siya namang basican para kay Mark Barocca. Pero lima lang to, na biglang lumobo nang magpakaasintado si Aling Junicio. Nagpilit pang dumikit ang mga tanggero para makapalag sa laro. Pero ang momentum ay di na binitawan ng Magnolia. Hanggang ang pulutan ay makaisa na. Best player of the game si Mark Barocca na nagkape ng 20 points, 4 rebounds, 6 assists at 2 steals. Steady ang veteranong gwardya, kinakaon ng depensa ng serbesa. Si Tyler Bay ay naka-on silang sa puntusan pero ang depensa niya kay Boatwright ay effective naman. Si Pauling ngayon ay naramdaman, naka 12 puntos kabilang ang dalawa sa malayo. Si Gio Halalon ay naka 10 points, di kataasan ng puntos pero sa kulit triple-double naman. Ang impact player ngayon ng Mags ay itong si Aristotle Dionisio, naka 11 puntos at may timing na 3 sa malayo. Si Calvin Abueva ay nakapag-ambag ng 6 points at 7 rebounds at mabait lang siya ngayon. Nag-abang ang ilan na baka magtagisan itong dalawa kaya heto si Moutang Tua, nakitang nagpa-practice ng maaga. Kaya naman, nalasap ngayon ni Mang Benny ang una niyang kabiguan sa PBA. Tumapos pa rin ang 27 points pero di kasing init na mga nauna niyang laro. Si Junmar Fardo ay naka 11 points at 13 rebounds at may limitadong 5 tira lamang. Si CJ Perez pa rin ang kataasan sa locals na may 16 points at isang kamuntikan. Di pa rin naman kataasan ang scoring ngayon ng Magnolia. Ang maganda lang sa kanila, napigilan nila maka 100 plus ang serbesa. Si Tyler Bay nga ay naka 11 lang, di ba? Baliba yan ang isa sa plano ng SMB, ang mapigilan si Tyler na maka-score ng malala. Pero si James Lapot na daw ang bahala. Sige! Hanggang dito na lang mga chong. Maraming salamat. Hanggang sa muli.